Hi everyone, welcome back to my channel. So, kumusta po tayong lahat? For today's video ay pag-uusapan natin yung vaginal ultrasound. So, mainit guys, sobrang pawis. So, magkano nga ba ang nagastos ko sa ultrasound ng transvaginal? So, ang nagastos ko is 1,000 pesos. So, iba lang yung nag-transvaginal sa akin, iba yung nag-check up. So, check up is 400. Yung tumangin sa aking result ng transvaginal ay si Doc Condi sa Mango Shoot, Calau S pa yun, sa Dr. Sales. So, malaki yung karatula dun ng Mango Shoot. So, ayun siya guys, dun kami nagpa-check up, nagpa-trans B. So, wala kasi si doktora na isa noon natitingin ng result ng aking transvaginal. So, bumalik ako ng kinabukasan. So, yun, nakita ni Doc yung aking ano, yung ovaries ko is okay naman guys. So, dun mo malalaman kung meron kang picus, cyst, mga bukol-bukol, mayumang. Ang ginagawa nila sa trans-B is may tube na ipapasok nila sa bungad na ang ating puwerta. Hindi naman nila ipasok sa bungad lang guys. Iganon-ganon lang nila. I-scan nila yon ng paikot-ikot. So makikita nila doon kung may bukol o may picos ang isang tao. So kinabukasan, bumalik ulit ako doon para pinatingin yung aking result. So, isa-isahin ni Doc yun na ipinaliwanag sa akin. So, sabi nga niya, tinanong niya kung kailan ako nagkaroon. Ang naintindihan ko yung last mens ko, yung first mens ko pala. So, 15 ka po. Sabi niya, pinilang niya 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, regular naman yung regla po. 24. So, dapat 24, 25, 26, 27 andun yung evaluate ko. So yun, dapat mag-contact ka ng kayo ng inyong asawa. Sabi nga niya sa akin, paano ko gusto nga raw niyang makita sana. Eh wala naman yung mister ko dito guys, nasa ano, sa Ilocos ngayon si Hami. Sabi nga nila, paano ka mo bumubuntis dyan, eh, hindi naman kayo magkasama. So, tinanong nila kung gaano kami katagal. So, sabi ko, mag 1 year pa lang kami sa May 17. So, sabi ni Doc Condi, mag vitamin E din daw ang aking asawa. Yun ang inanong niya. So, sabi niya sa akin, tayong mga babae, once a month lang tayo nangingitlog. So, yun ang inanong niya sa akin. Ang ititignan niya kung nagpipertil ba ako. So, pinalaboratory niya ako. So, anim yata yung inano niya sa akin na ipapalaboratory ko. Andun na yung ihi, andun na yung ito yung anatin. Sandali lang guys, at titignan ko yung pinaano sa akin ni doktora. So, ayun nga guys, ito yung laboratory na pinagawa sa akin ni Doc Condi. CBC, PBS, TSH, RP, RBDRL, urinalysis, and SBSEG. So, yung SBSEG is yung kung meron tayong hepatitis. So, wala naman akong ano ganun ng hepatitis B kasi nag-abroad naman ako. Hindi man nila ako nakita kung meron ano. So, clear siguro to sa akin and sa mga natin dito, sa mga bukol-bukol, wala naman akong ganun dito. So, kailangan mag-fasting. So, yun guys, yung inano niya sa aking laboratory. Kung nagtanong ako guys, kung magkano rin yung pap smear nila doon is 700 daw. Iba lang yung check up 400. So, napunta na yung 7, 8, 900 na naman pagka magpaano ka doon, magpa pap smear ka. So, yun guys, ang presyo ng ultrasound ko is transvaginal ultrasound is
1,000 pesos. So, hindi ko nga alam sa ibang clinic or OBGYN kung magkano sa mga meron. Hindi ko alam kung meron public kung magkano ang transvaginal. So, sa mga nag-worry, sa mga katawan nila, kung may nararamdaman sila. So, mahal ang magpa-OBGYN, mahal ang magbuntis. So, kasama ko aking pinsan at doon siya nagpa-opera noon at doon din ang OBG ng mga asawa ng pamangkin ko. So, dalawa sila. So, doon sila nagpapacheck up, yun ang OBG nila. So, mga iba, pag may PCOS is magbubuntis din kahit sa may mayuman, magbubuntis din. So, kailangan lang magpacheck up sa OBG ni para mabigyan ng gamot. So, ang binigay na gamot sa akin is may rais sa carbolic acid. May rais. Dati na ako umiinom nung nasa Hong Kong na ako. Meron pa nga akong may rais dyan. So, tunutuloy ko pa rin uminom ng may rais. So, yun ang nireseta nila sa akin. So, ang aking pamangkin naman is meron siyang PCOS. So, binigyan siya ng may rais, folic acid, saka yung gamot na pang-fertile. Ang mahal nga daw yung sabi nga niya sa akin is yung 5 piraso is 1,000 na. Yun yung titignan sa akin ni doktora. So, siya buntis na guys. Yun yung ininom niya lang is pang sa itlog nating mga babae. So, mahal nga sabi niya 1,000 pesos. Saka folic acid, saka vitamin E yung binigay nila sa kanya. So, sa akin naman is titignan pa lang. Kaya pinalaboratory ako ni Doc Pondi. So, kung magkano yung laboratory ko, yun ang next vlog ko. At babalik ako kay Doktora Pondi ulit. So, another check-up, another 400 na naman. So, yun guys, 1,000 yung transvaginal ultrasound ko. So once again, sa lahat ng nanood ng aking video, maraming salamat sa inyo. See you next time kung magkano yung laboratory ko. Bye-bye! Thank you. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!